Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurap, wala siya sinasanto. Mga baho, ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tama ang mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman si Ben Paimon inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan, Your Honor, please, problema ng ating bayan. Talakayin pag-usapan upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman si Ben Paimon inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan mga isyo sa ating bayan. Pag-uusapan, Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe, magandang gabi po. And welcome now to the program, Your Honor, please. Alas 8 hanggang alas 10, makakasama po ninyo si Tata Ben Paimon. At dito po, hihimayin po natin yung mga iba't ibang mga issues na lalong nagpapagulo sa mga isipan po ng bawat mamamayan. Oh, tignan po ninyo itong nangyayari ho sa COA, Commission on Audit. Oh, nagpasari na naman po ang ating Pangulong Rodrigo Duterte
sa halip na pagsabihan na itong si Mr. Duque na mag-resign. Kung hindi mag-resign, tanggalin na ho. Kasi talagang sobra na itong ginagawa, nagawa. Hmm? Nakahanap po ng panibagong aawain si Pangulong Duterte. At nakita po niya ang dating administrasyon. Talaga po. Ha? Mas malaki daw po ang ginugol na pera ho, para sa corruption noong panahon ni Pinoy. Hindi po siguro makapigil ho. Bagamat matagal nang hindi na nagsasalita at hindi na po sumasawsaw sa politika, napilitan po si Mar Rojas, ho, si Mar, dating senador, ho, napilitan usap magsalita at sinagot itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Alam po ba yung sabi ni Senador Mar? Oh? Ang sabi ho niya, ano ba yung sabi ho ng dating senador? Simple lang po ang kanyang sinabi. Oh? Ang kanyang sinabi po wala nang magawa pagka nabubulol na. Ulitin ko, wala nang magagawa pag nabubulol na, nagtuturo na lang. Siya nga naman ho, mga kabayan, that is the story of Mr. Duterte. Kapag ka medyo wala na siya mahanap na legitimate reason no, para ipagtanggol ang kanyang sarili o ang kanyang mga kaibigan sa gobyerno, nagtuturo na po ito. Ha? Mabuti na lang talaga hindi sumasagot ng todo-todo ang mga nasa oposisyon, lalong-lalo na sa mga kakampi po ni Noynoy Aquino nung sila po ay nasa kapangyarihan. Well, of course, Noynoy is already gone. Yung iba pong mga kasama ho nila, mas ginusto na po siguro magpahinga o kaya manahimik na muna. Pero not for Mr. Rojas po, mga kababayan. Oh, mga kaibigan, ang sabi po ni Mr. Rojas, wala nang magawa pag nabubulol na. Okay ba kayo dyan? Oh, nagtuturo na lang. Jesus Christ talaga. Alam po ninyo itong DOH po, napakalaking pera. Ang hindi ginamit para sa pandemya. Ipinaubaya po sa ibang ahensya without a memorandum of agreement. Ginisa talaga itong si Mr. Lau, assistant undersecretary po yata ng DBM ito sa Senado ho kanina. Ha, pinagtulungan ho siya ng apat na senador. Lima. Oh, wala. Hindi makapalag. Eh, gusto pa kasing mga tuwiran. Wala naman po sa katwiran. Nabuking tuloy. Oh, alam po ba ninyo mga kabayan? Oh, nabuking itong si Attorney Christopher Lau sapagkat natuklasan no, talagang overpriced yung face mask at face shield. Oh, at hindi po, wala po sa poder ng DBM na ibet na bumili dito. Oh? Kabaliktaran ho sa sinasabi ni Mr. Lau noong una. Nakita ho ng mga senador, particularly Senador Tito Soto, oh, na wala po sa listahan ng sinasabi ng policy na yan, itong mga face mask at face shield. And they bought it at a very high price. Yan ho, si Mr. Christopher Lau. Naawa po ako kay Mr. Bongo, mga kababayan, sapagkat pati ang pangalan ni Mr. Bongo ay nasasabit dito sa pangalan ni Mr. Lau. E magka, di ba po magpinsan ito? Oh, parehong maikli ang pangalan. Pero in fairness to Mr. Go, oh,
Mukhang ang sinasabi po ni Mr. Go, wala akong kinalaman dyan. Bagamat, magkasama po sila sa kanyang opisina nung araw. Ayan. Maglaglagan na ho kayo. Maglaglagan na lang ho kayo. Nakakaya ho ito, mga kababayan. Lumilito lamang po dito yung pagkakiling ng Pangulong Duterte sa mga maiikli ang pangalan. Sana ho, tutuhanin na po ng Pangulo itong latest statement po niya tungkol kay Duque. Oh, kay Duque. Ang sabi po ng Pangulo, ako hindi ko talaga tatanggalin. Hindi ko i-terminate si Mr. Duque. Oh? Kahit kaming dalawa na lang natitira sa mundong ire. Hindi ko siya tatanggalin. Pero, etong sinabi ni Pangulong Duterte, ha? Oh, pansinin po ninyo ito mabuti, ho? Sapagkat, niminsan, hindi niya sinabi ito. Ngayon-ngayon lamang. Oh? Ang sabi ho niya, pero kung magre-resign etong si Mr. Duque, tatanggapin ko, wala ho yung baka. Tatanggapin ko. Okay? In other words, it's a solid statement. Talagang prangkahan na ho siguro ito. Hindi ko lang alam kung nakikinig si Mr. Duque nung sinabi ng Pangulong Duterte itong kanyang statement today. Oh? Kasi kung ako si Mr. Duque po, mga kababayan, at nandinig ko na mismong nanggaling sa mga labi ng aking Pangulo, ang kagustuhan niyang mag-resign na lang, oh? At hindi ko siya pipigilan, eh mag-resign na talaga ko with all these accusations, allegations, which, alam po ninyo, may ano ito, pruebe. Kahit po sinabi po ng COA na walang corruption, pero wala naman po silang sinasabi. Oh. Pero there is deficiency. There is inconsistency. There are discrepancies in the expenditures of the DOH. Oh. Paggamit po ng kanilang budget, mula po memorandum of agreement and so on and so forth. So marami pong mga puwang ng tinatawag na corruption. It could lead to that, my friends. Kung talagang papayagan ng Pangulong Duterte na, oh, eto, naimbisigahan si Duque. Yan. Pero para makaiwas ang Pangulong Duterte o dito, minarapat po niyang sabihin po ng ganito, ay hindi ko tatanggalin si Mr. Duque. Oh? Pero kung gusto niyang mag-resign, tatanggapin ko. Mr. Duque, sir, oh? What are you still doing? Meron po ba kayong hiya? Meron po ba kayong... Alang yung buhay na ito. Hoy, good evening muna sa mga kapanaligo natin, mga kabahagi, oh? Mga kabayan, mga kaibigan. Alright? Bow and then kala, good evening, Tata Ben. Magandang gabi po. This is the loving wife of our, for your information, Mr. Willie Espiritu. Yan, Mr. Pogi ng BSC. Meron tayo mga idol dito. Meron din tayo Mr. Pogi. Ayan ho, ang Pogi ho natin, si paring Willie Espiritu. Mau, magandang gabi sa iyo. Good evening. Eden Pedralves. Good evening, Sir Ben Paipon. Ayan. Good evening, classmate. Huh? Ed Bauza. Good evening po, Tata Ben. And to your viewers. Alright. Okay, good evening. De Los Santos Christopher. Hoy, kumusta ka na, partner? Ha? Kumusta ka na? Sa kanya, madali lang. Dahil siya ang nang iwan. Ano ito? Ano akala niya sa akin? Bato, walang puso na nasasaktan. Nako, mukhang nasasaktan si Christopher. Walang damdamin na hindi nagmahal ng totoo. Bakit ako lumuluha? Nako talaga naman, Christopher. Oh, ano ba ito? Ha? Ito ba, para kay Digong ito? Christopher, I wish you all the best, ha?
Bakit ako sumusuyo? Bakit ako humihingi ng kapatawaran? Bakit ako apektado? Kung nga naman, pagka ganito pakiramdam mo talaga, nagmamahal ka eh. Ganito ba ang nararamdaman ng taong hindi nagmahal? Ayun, tama nga naman yan, Mr. Christopher De Los Santos, ha? Padre, I pray na masumpungan mo ang karapat dapat na iyong gagawin bilang isang lalaki. Okay? I wish matagpuan mo yan sa lalong madaling panahon at makangiti ka rin. Okay? Annalie A. Gandesa. Hello, God's Angels. Ate Lillian Gabriel. Mami Naya Ravena. Susana Udin. Love, love, love. Ayan. Annalie Gandesa. Good evening po. Jomai Maymar. Magandang gabi po, Sir Ben. Meron ka na bang maire-report sa akin? Jomar, how did it go doon sa dark? Okay. Josephine Roquero. Good evening, Sir Ben Paipon and Miss Universe. And your honor, please, blessed Wednesday. Keep safe always and take care of your health and God bless. God first. Ayan. Si Ma'am Josephine Roquero. Nako, with all the smiles and the heart, oh, love ni Ma'am Josephine Roquero. Magandang gabi po, Ma'am. Good evening, good evening, good evening. De Los Santos Christopher. Nagugulumihanan si Christopher De Los Santos. Okay? I wish you all the best, my friend, ha? Good evening to all mga ka-tata Ben Paipon. Annalie A. Gandesa. Good evening, ma'am. Good evening. Emmanuel Maranan. Good PM po, Tata Ben. Ayan, magandang gabi. Emmanuel Maranan. Lovely Bebe Dagok. Dan sharing po, sir. Gandang gabi po. Ganon din po kay Ma'am Angelica Paz. Happy Wednesday po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please, Madam Lynn, at sa buong BSC family. God bless, be safe, and more power. Ayan. Thank you very much, Ma'am Angelica. Okay. All right. Dito tayo, Miss, at dito tayo sandali. Saglit, balikan lamang ho natin yung Sakowa, saka si Mr. President Digong, at saka si Mr. Duque, nakasali na tuloy ang dating DILG Secretary ho natin, si Mr. Marrojas. Nagyari po kasi, itinadamay na po ng Pangulong Duterte, wala na siguro mapagbintangan nito, kung hindi, yung nakaraang administrasyon. Pero you know what? Courtesy dictates na kapag ka nakumalit ka na, you're now in power. Chances are you will not know eh. Hindi mo na gagalawin yung nakaraan kung wala naman talagang kasalanang matindi. Oh? Maliban lang kung merong kasalanang matindi, tungkulin po na habulin. Yan po nga ang sinasabi ho natin dito eh. Kung talagang meron pong kasalanan ang Noynoy administration sa Yolanda, fans of ng Yolanda, sa katungkulan ho ng Duterte administration, nahabulin po yan. But they never did it. Ang hindi ko alam ho dito mga kaibigan, kung nakita ho nila yung pondo, problema ho dito, anong ginawa nila? Huh? Kung magre-resign si Duque, sabi po ni Charlie, oh, Charlie, good evening, my friend. Kung magre-resign si Duque, tatanggapin ko, Duque. Wala pong sinasabi sa akin ang Pangulo na mag-resign. Mga abnormal. Sabi ko nga, baka hindi nanonood si Mr. Duque nung sinabi ni Pangulong Duterte yan. Oh? Otherwise, magre-resign na talaga yan eh. Ang problema, hindi niya narinig
na sinabi ng Pangulong Duterte yan, no? Ay, nako, Mr. Secretary. I wonder, hindi ko alam po kung ano ang nasa isip talaga ninyo. What you are thinking of yourself? Oh? Ano bang tingin mo sa sarili ko? Dalisay? Walang kasalanan? Walang nagawang kasalanan sa iyong paglilingkod bilang isang public official? That you are, yun bang, ako, hindi na kinakailangan bang umpisal, no? Hindi ko maintindihan ito eh. Ang tawag ko dyan eh, pakapalan na lang. So, siguro nga kung hindi po napakinggan, will somebody please ipadinig ho sa kanya ang sinabi. Nasa record naman po yun eh. Mare-retrieve naman po yun eh. Iparinig lamang po kay Mr. Duque ang sinabi ni Pangulong Duterte today, oh, tungkol sa kanya. Sa kanya, hindi ko tatanggalin si Duque. Oh, pero kung gusto niyang mag-resign, tatanggapin ko. Wala ko yung baka-baka, ha? Straight ho yun. Tatanggapin ko. Yan ang sinabi po ng Pangulo, eh. Kaya Mr. Duque, sir. Pwede ba? Mag-isip-isip naman po kayo. I think the president is already, ano, yung bang exasperated, eh. Na aapektuhan na ho yung political career ng Pangulong Duterte ho. Alam po ba ninyo yun? Tatagbo siyang pang-vice president. Eh. Diba? Baka sirang-sira na po ang kanyang pangalan. Baka pag-vice president, hindi na po siya mananalo. Pero kung mag-resign siguro si Mr. Duque ho, mga kababayan, Charlie, maniniwala ka ba? Baka tumaas pa ho ang political rating ni Mr. Duterte. Ano sa tingin ninyo? Ho? Ano sa tingin ninyo? Tataas ang political rating ni Mr. Duterte kung mag-resign na at tatanggapin na kagad ni Mr. Duterte ang resignation ni Mr. Duque. Oh, maganda nga siguro yan, ha? Para tumaas naman po ng konti ang rating ho ng Pangulong Duterte. Pero sa ngayon ho, na magba-vice president po siya, oh, at hindi pa po magre-resign si Mr. Duque, eh, apektado ho talaga. Apektado ang reputasyon, kredibilidad, leadership ng Pangulong Rodrigo Duterte. Mababaon po siya dito. Oh, Mr. President, oh, patawag na ho ninyo, advisor ho ninyo, oh, sa politika. Mag-decide na ho kayo what is best for your political career. Ha? Ah? Eh, gusto mo palang mag-vice president eh. After your stint as president of the Republic of the Philippines, mukhang gustong magpatuloy sa kanyang paglilingkod dahil marami na po siyang nagawa daw po sa bansang Pilipinas, si Pangulong Rodrigo Duterte. Do you agree? Maraming hindi ginawa sa pandemic na ito. Mga kababayan, maraming hindi ginawa. Ay, nako talaga ho. Ngayon, wala nang magawa ho. Nabubulol na. Kanya, nagtuturo na lang. Yan po ang sinabi ni Mr. Barrojas. Ho? Supalpal talaga ito sa pangulo natin. Supalpal talaga ho ito. Kasi nga naman, kung meron silang nakita na kalukuhan po ng nakaraang administrasyon, their obligation to the country, responsibility to the country, is to find out why. Imbestigahan, kasuhan, kahit na ka. Eh kaya nga po yung presidente ho, wala ng immunity after his stint as president. Ho? Kasi kailangan magpagbayaran niya ang mga kapalpakan ho ng kanyang administrasyon. Eh wala ho. Eh lalo na ho ngayon, namatay na ho yung presidente. Sino pang hahabulin ho ninyo? Dead men tell no tales. Di ba? Dead man tails, no tails. Okay? Eh wala nang hahabulin si Mr. Duterte. Eh bakit pa niya binanggit ito? Eh tama nga po si Mr. Rojas. Oh, nabubulol na talaga. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Nabubulol na. Kaya magtuturo na lang.
Pero Mr. President, nandyan po yung ano ninyo, nandyan po yung nakakasira sa credibility ninyo, sa reputasyon po ninyo, sa inyong liderato, nandyan po, nakakasira po sa inyo. Pero bakit po ninyo kinakanlong? Oh, maalala ko tuloy yung commercial na pinamunuan ni, ano, ni Maricel Soriano. Oh, ang virus ay hindi binibaby. Pinapatay. Yun eh. Ang virus ay hindi binibaby. Pinapatay. Okay? Lillian Gabriel. Blessed Wednesday, Tata Ben. And Miss Universe, more power to your honor, please stay safe and healthy. Hello, Kuya Andy Lauzon. God bless us all. God first. Done sharing na po. Ayan. Thank you very much. Alex Torres. Magandang gabi po. Lex, good evening. Magandang gabi po. Okay? Magandang gabi po. Alright. Dito tayo sa sandali sa Kamara. Oh, sa House of Representatives at the Senate. Na isubmitin na po kasi yung budget. Oh, yung budget for 2022. Okay? Nasa Kongreso na po. Meaning House of Representatives and the Senate. And I think tomorrow, magsisimula na po sila sa kanilang mga public hearings tungkol sa individual budgets for every agency of the government. Pagkatapos, gagawa na sila ng recommendation sa Pangulo kung ito po ay aprobado o hindi aprobado or with insertions or deductions or whatever, hindi natin po alam yan. Pero, ang alam po natin ngayon, ha? At pangunahin po ito na bubusisihin po ng lalong-lalo na po ang Senado ang bubusisihin kagad itong budget na inilagay ng Malacañang para sa NTF-LCAC. Ito po yung NTF-LCAC is National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Okay? Ito'y sikat na sikat ho ito. Eh. Dahil sila po ang binigyan po ng malaking budget para ito nakakatakot ito mga kaibigan. Maghahanap po sila ng kanilang mga kapanalig sa mga barangay. Oh. Kukunin nila yung mga individual names ninyo, yung address ninyo, cell number po ninyo, and so on and so forth. Para katuwang daw po kayo sa paghahanap ng mga komunista. Kunwari lang ho yun. Pero, in actuality ho, kayo ang gagamitin sa eleksyon ng mga ere. This is a hidden agenda ho, mga kababayan, na inilagay po sa LCAC, sa NTF-LCAC. Sapagkat hindi naman po nila po pwedeng gawin ho yun. Namang mangulikta ho, the NTF-LCAC, mangulikta po ng private details, information details of persons. Oh. Bawal ho yun sa kanila. Oh. Bawal ho. Itinanggi nga po ng PNP ho yan eh, sa polis. Kasi polis ang ginagamit ho nila dito. Eh. Oh. So, alam po ba ninyo na ang NTF-LCAC sa pamagitan po ng Pangulong Duterte ho ito, ito, siya po ang naglagay ho ng budget ho din sa NTF-LCAC sapagkat ang mga generals po niya ang makikinabang ho dito eh. Mga general ng Pangulong Duterte, makikinabang ho dito. Nagdagdag pa po ng Pangulo, 28 billion pesos ang budget ho ng NTF-LCAC. Okay? 28 billion pesos. Plus pa yun. Okay? Pagkatapos, naglagay pa po ng budget na 8 billion pesos plus para sa intelligence fund no? Ng Pangulo. Wow, talaga naman. Billion ho ito, mga kababayan. Billion. Wala nang million-million dito. Billion ho. Parang napakadali po ang pera kung sa kanila ho gagastusin. Di ba?
sa kanilang sariling pangangailangan. Oh? Hindi naman po para sa bayan ho ito. Pantakin mo ninyo, saan gagamitin po ng NTFLCAC? Task Force ito against communism ho, ito mga kababayan. Saan nila gagamitin ho yan? Bakit hindi nila lamang po ilagay yung budget na yan sa mga anti-poverty programs of the government? Kasi ang problema naman po sa rebellion, naaapi ang mga mamamayan eh. Hindi sila nabibigyan ng karampatang oportunidad para gumanda po ang kanilang buhay. Naaapi po sila eh. Naagawan po sila ng mga lupa eh. Alam po ba ninyo? Naagawan po sila ng lupa yun eh. Ibalik ko sa kanila mga yan. Wala tayong problema sa rebellion. Wala tayong problema sa mga rebelde. Ito namang mga NPA, NDF. Tama lang naman po yung mga ginagawa nila ng araw hanggang ngayon. Ipinaalam sa kanilang mga kababayan ang tunay na nangyayari sa ating lipunan. They are truthful in a case. Sa isang bando, tama ho sila eh. Kaya nga lang, siyempre may armed struggle. Yan ang masakit dito, mga kababayan. Pero, for the government to give a budget of 28 billion to NTFLCAC when there are other agencies of the government equally tumutugis ho dito sa mga rebelde. Nandyan yung Armed Forces of the Philippines. Nandyan po yung PNPA, Philippine National Police. Nandyan po yung mga local governments. Eh bakit hindi nalang indiretso sa kanila? Bakit kinakailangan bumuo po ng tinatawag na NTF, National Task Force, ELCAC? Meron kayong iniisip na hindi po naming marurok. Ha? Gusto nyong ilihim ang gusto nyong gagawin, ha? Para sa sarili? Ayun ako talaga. Hindi nyo matatakasan ang taong bayan ako ngayon. Ha? Mulat na po ang taong bayan sa mga pinaggagawa ng administrasyon na ito na hindi naman po pambayan kung hindi po para sa sarili. Catherine Calvin. Good evening po, Tay. Sabi ni Catherine, kasama ba tayo sa budget? Hindi. Kanya nga nagngangawa ko dito. Hindi tayo kasali dyan. Sandali lang. Ito muna. Ayusin ko muna ito. Ha? Ha? Hindi tayo kasama sa budget. Ala ng budget. O nga, yan, kaya nga ako nagagalit ko eh. Listen to Charlie's songs. Yeah? I can only say, wow, let Duterte's own words destroy his image. Chill lang, Catherine Calvin. Thank you very much. Ayan. Ayan. Okay. And then, si Paddy Badillo. Good evening, Tata Ben. Mag-resign si Duque o hindi, sira na moral ng dalawang iyan. Hindi na nahihiya. Mag-resign o hindi na po si Duque. Wala na, masisira kay Digong. At saka yung Duque. Ay, lako talaga naman. Paddy, bakit ka naman ganyan, ha? Bernard Sabonte. Good evening, Your Honor. God bless you and your family. Thank you very much, Bernard. Stay safe, my friend. Alex Torres. Malalim po ang bulsa ng mga iyan. Kasi po, iyan ang pagbabago na gusto ng mga bulag na Pinoy. Ayun ako talaga. Wag ko sana tayong padadala sa ganitong uri ng mga liderato, mga kababayan. Nakikita na ho ninyo. Ang epekto ng masamang liderato. Yung mura dito, mura doon. Wala nang ginawa sa COVID. Ayun ako. Junior Dal! Good morning, bro. And to all viewers, tatakbo din ako. Vice President. Aray, nako. Gusto mo bang tumagbong pang Vice President talaga?
Naluloko ka na ba? Ay, naku talaga. Imayin nga natin sandali, ha? Itong politikang ito, ha, mga babayan, binibigyan ng preference ng Pangulong Duterte kaysa yung responde ng gobyerno sa COVID. Okay? Alam po ninyo, ang COVID po dito sa ating bansa, hindi po humuhupa. There are, even in Metro Manila, may pagbaba ng konti pero hindi po bumababa, as in, nasa critical situation pa rin po. High risk pa rin ang National Capital Region as far as the COVID virus is concerned. And so with other provinces, oh, marami po mga lalawigan ang nasa high risk at overwhelmed na po ang kanilang mga hospital. Okay? So, ang problema po natin, nandito po sa COVID at wala po sa politika. But our president is focused on his vice presidency. Oh? Tuwa-tuwa ho ang mama eh. Dahil inirecommenda na po, dinominate na po siya ng kanyang PDP laban wing, ha? Ni Cusi. Ha? Yan ito yung mga politiko ho, mga kakampi ho ng Pangulong Duterte. Mga politiko ho ito, hindi po yung ordinaryong mga miyembro ng PDP laban. Yung mga nasa grassroots, yung mga nasa grassroots po, yung talagang tunay na miyembro ng PDP laban, nasa Pimentel wing. Okay? So yan daw po ang gusto ng kanyang mga kakampi sa PDP laban, no? Under the Cusi wing. So tuwang-tuwa naman po ang Pangulong Duterte. Masusunod po ang kanyang pangarap sa buhay, maging Vice President ng Bansang Pilipinas. Dalawang posisyon na po kung sakasakali ang kanyang tatanganan. Una, Presidente ng Republika ng Pilipinas. Galing ano ha? Pagkatapos eh, magpa-Vice President siya ulit. Mananalo talaga naman ho. Papalakpakan na ho natin si Mr. Duterte, Presidente at Vice President of the Republic of the Philippines. Wow! Anip talaga ho. Mga kababayan, ha? Na nangangati tuloy yung ulo ko. Ayun na ho. Hayaan ninyong ayusin ko ng konti, ha? Yung ulo-ulo ko dahil nagugulo pagka ganito. Na natutuwa ko tayo. Ayun na ho talaga. Pantakin mo nga naman, presidente na. Pagba-vice president siya. Pero, eto tingnan ho natin. Ang kanyang presidente ho, si Bongo. Ngayong sinasabi po ni Bongo, ho, mga kababayan, hindi ko maintindihan kung ano ang talagang gusto nilang palabasin. Pero alam ko, palabas lang mga ito eh. Oh, palabas lang nila ito eh. Ang sabi ni Bongo, ha? Hindi, well, never in his dream that he would be running for president and he would not run for president. Pero nung una, siya ang namumunan dyan. Siya ang inilalagay ho eh. Pero bakit to siya ngayon umaatras? Dahil po ba nagsalita si Madam Sara? Talaga, ha? Huwag ninyo akong isali dyan! Ako, yan ho ang sinasabi ni Madam Sara ngayon. Huwag ninyo akong isasali dyan, hindi ako PDP laman. Wow, parang hindi siya miyembro ng pamilya Duterte. Ayop talaga ho mga kababayan. Parang hindi siya miyembro ng Duterte family. Eh, bakit po ninyo ito ihahalal yan? Sara-sara na o yan. May mga kababayan ko. Hindi naman pala siya kamag-anak o ano ito? Karelasyon ng Pangulong Duterte. Para bagang itinatanggihon niya ang kanyang sarili that he is part of the family. What the heck is going on, my friends? Ano ba ito? Pinaglalaroan ho nila ang kautakan ng mga Pilipino. Ayan. So, ang sinasabi ngayon ng Pangulong Duterte, eh kung magpapatuloy po sa pagkapangulo si Sara, eh hindi na po ako tatakbo. Uy, talaga. Nakakahiya naman daw. Mahiya ka naman talaga. Mahiya ka naman sir, Mr. President. No? Maliban lang, kung tatanggapin mo na hindi mo anak si Sara Duterte. Okay?
Nakakaya naman po yun. Duterte, Duterte. Lahat na lamang po nabibilangin balota. Duterte, Duterte. Wow, talaga naman, no? Mahal na mga Pilipino ang mga Duterte. Ayan. Tama? Wow. That would be the first of its kind in the whole Philippine history. Never did it happen that we have a president and a vice president, the father and son, or a daughter and father. Kabobo ng mga Pilipino talaga, no? Pero ito gusto pala masino na mga political yung mga manipulators, political manipulators of this administration. Ganyan po ang gusto nilang palabasin. Parang si Cusi po. Huh? Kung banatan ho yung PDP laban wing ni Mr. Pimentel, ni Coco Pimentel, akala mo siya na talaga pinakamarunong sa lahat. Huh? Pero hindi niya tinitingnan yung problema ho natin dito sa ilaw. May nagbabrown out. Diyos ko po. At yung ilaw ho natin, kataas-taas po ang singil. Huh? Paano na lang kaya kung manalo sila ulit? Tataas na naman po ito. Ayun ako talaga. Ayun ako, sabi ni Bernard Samonte, praying that God gives us a leader on His will. Amen. Sana nga po talaga. Huh? Hindi katulad ho nito na tayo ang binobobo ng mga loko na ito. Oh, alam po nila, madaling masway ang tao, lalong-lalo na kung isang Pilipino is confused already of the situation. Ito ang ginagawa nila eh. Kino-confuse nila. Pinapasukan tayo ng kung ano-ano mga impormasyon, good or bad, oh, mga kababayan. Yan ang mga trabaho ng kanilang mga trolls eh. Yan po ang ginagawa nila. Pinapapasukan na tayo ng kung ano-ano mga inalalagay sa utak ko ng mga Pilipino. Hanggang makalimutan na natin, sila na naman po ang nandyan. Pero sana po, sabi nga ni Bernard, kasama po ng ating sariling pagsisikap, ilingin po natin ang ating Panginoong Diyos. Nabiyayaan naman po tayo ng yung mga tamang leader na ho na mag-aasikaso sa ating kapakanan ho. Yung bang welfare of the Filipino people this time shall be paramount in the minds of our leaders or next leaders. Okay? Emily David, okay? Ano kasalanan ko sa inyo? Bakit nagagalit kayo sa akin? Wala naman ako atraso sa inyo. Sinong nagagalit sa iyo, Emily? Oh, meron ba? Okay, sige. Kung merong nagagalit sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Ha? Sabihin mo lang sa akin. Susumbong kita kay Kano. Sabihin mo natin kay Christopher. Ariglado, hindi ko alam ito, ha, Emily? Ha? Hindi ko alam ito kung may nagagalit sa iyo dito sa amin. Baka hindi naman po siguro si Mr. Samonte. Kaya gano'n na. Ha? Hindi naman po siguro si Mr. Christopher ang nagagalit. Ha? O eh, sige, liwanagin mo lang, Emily, ha, kung sino ang nagagalit sa iyo. Baka naman si Charlie. Alright po, mga kababayan, ha? Dito tayo sandali sa virus, sandali ha. Kasi ang new cases po ngayong araw, ho, including tonight, medyo bumaba ng konti. Dati-rati umabot na ho ng 18,000 ang new cases in the whole country. And may projection po dito ang Okta, baka before the end of August, baka umabot po ito ng 20,000. Sa ngayon po, ang tala ho ng DOH,
13,573 po ang new cases. Meron pong pagbaba ng 5,000. Ang problema po natin dito, walang tracing at walang testing pa rin. Ito ang kailangan ho natin eh. Ito po ang kailangan ho natin. Parang yung inangaan po ni Ma'am Leni Robredo ho, ang Prime Minister ng New Zealand, si Ardern. Oh. Inangaan po niya ito sapagkat nung nakapunapo ng New Zealand na nakapasok sila ng isang kaso pa lang ho ng Delta variant, yung kanilang bansa. Nagsagawa ho kaagad ng testing at tracing ho. Talagang malawakan. At immediately, na-aresto ho nila yung 107 cases ng new transmissions. Isipin ho ninyo yun, mga kababayan. Magaling ho ang kanilang ginawa. So, New Zealand today does not have that kind of yung COVID virus rate na nakakabahala ho sa buong bansa po nila. Kaya humahanga si Madam Leni sa ginawa po ng Prime Minister ng New Zealand. Babae po ito, mga kababayan. Babae, kaya hinangaan po ni Madam Leni Robredo. Siguro pagka ganito din po ang presidente ho natin sa Pilipinas, baka sakali ho, di ba? Diba? Wrong sense siguro yan. Emily, love you, sabi ni Mr. Samonte Bernard. O nga naman ano, baka naman po talaga wrong sense lang ho dito. Kasi wala naman po kaming galit kanino man. Okay? Hindi po ako nagagalit. Oh. Yung mga nagagalit ka po sa amin, minamahalo namin yan. O, di ba? O yan, o. Oh. Mga pulga, sabi ni Junior Dal, garapata at mga buhaya ang may gusto kay Digong. Ikaw naman, partner. Huwag ka naman. Huwag kang ganyan. Huwag. Ha? Ha? Ano ka mo? Catherine Calvin, maging mga trolls, nalilito-lito na rin sa mga sinasabi ni Duterte. Parang kumunti na rin sila. I think they have been taking massive vitamin C. Oh, ano naman yung vitamin C? Uy, meron karugtong. Vitamin C. Common sense. O nga naman. Alam po ninyo, yun ang pinakamagaling sensya sa atin eh. Sa mga human beings. When you lose your common sense, it is as if you are dead already. Wala ka ng saysay sa mundo eh. Yun lang ang binigay ng Panginoong Diyos para malaman mo kung ano ang tama at mali. Oh? Kung ano ang dapat at hindi po dapat. Yan po ang pagkakaiba ng tao sa mga hayop. Like for instance, ito na ho. Almost everybody is urging you to resign already. Common sense dictates when you find out that there is truth to what they are asking, common sense dictates, you have to heed. Yan po ang ginagawa ng ibang mga leaders ng ibang mga bansa, not in the Philippines, pero sa ibang mga bansa, kaunti, just a whiff of corruption, nagre-resign dahil po sa kahihiyan. Eh dito ho sa atin ho, pakapalan talaga ng mukha. Pero, common sense lang ho yan. Wala ng common sense ang mga tao na ayaw dinggin ang tama. Di ba? Ayaw ho nila eh. Wala tayong magagawa ho doon. Pero, meron tayong magagawa ho yan sa darating na halalan. Ricky Tisoy, I'm watching pre. Oh, very good. Okay ka na ba, partner? Walang problema. Oh, Alex Torres, kapag ako po ang nanalo bilang Pangulo, lahat ng iskinita nyo, gagawin kong highway. Aray ko.
saan pa po pwede mag-inuman yung mga kanto, yung mga kanto boys? Pagka ginawa mong highway yan, masasagasaan sila ng pison. Ay, nako talaga naman, oh. Alex, may pera ka ba para magpapagawa ng mga eskinita? Bernard Samonte, New Zealand Prime Minister, is the best leader in the world today. I agree. Hands-on po siya sa problema ng kanyang bansa, oh. Nandyan siya palagi. And she cares. She, because babae po ito eh. She cares for her people. Nakakaingit po eh. Kung pwede nga lamang ho, magpalit daw ako ng citizenship po eh. Doon ako. Ha? Titira sana, kanya nga lang ho eh. We are Filipinos and this is our country. We have to fight for it. Kinakailang ipaglaban ho natin ito sa kamay ng mga mapanlilang, mapanloko ho. Pagka pinabayaan natin sa kamay ng mga mapagsamantala, sa kamay ng mga pumapatay ng tao na wala sa lugar, mapagmura ho, mga kababayan, eh talagang sasaklawin ho tayo ng demonyo. This is very bad. Okay? I agree with you, Mr. Samonte. New Zealand's Prime Minister Ardern, oh, is the best leader in the world today. Okay? Elisa Patino, I'm watching. Good evening po. Ayan, magandang gabi po, Elisa Patino. Good evening. Sana gawin nila ang ginawa dito sa mall kahapon. West Edmonton Mall, Canada. If you are not fully vaccinated, mask is required. Pwede din yan sa Pilipinas. Iba ang pinag-uusapan dito, Bernard. Ang pinag-uusapan dito eh, kung hindi ka pa bakunado, fully vaccinated, hindi ka po pwedeng pumasok sa mall. Oh? But if you are fully vaccinated, okay ka na. Pero this is a debate, raging debate among Filipinos now. Yung mga human rights advocates, eh syempre ayaw nila na ma-discriminate yung mga not fully vaccinated. Of course, meron din po silang karapatan talaga ho dyan. Kaya nga lamang ho, bakit ito ang pinag-uusapan ho sa gobyerno ho natin? Yung magtanggal ka ng karapatan ng tao, hindi po ba dapat dagdagan mo nga eh? Katulad po niyan, bigyan mo sila ng ayuda para hindi magreklamo, para hindi sila gutumin, para hindi sila mamatay. Hindi ho eh. Ang nangyari po dito sa ating bansa ho eh, binibigyan po tayo ng pag-uusapan para makalimutan ho natin yung sigura kumakalap. Anak ng pating talaga ng buntis na hindi mo mapapanganak. Bakit ho ganito? Hindi po ganyan sa New Zealand ho, mga kababayan. Ina-actionan kagad ng kanilang Prime Minister. Ano po ang problema? Okay? Katulad niyan, pagtugon dito sa virus, nakita ho nila may dumating na isang kaso ng Delta variant. Immediately ho, kinuha ng Prime Minister ang mikropono. At sabi niya, we will look into that immediately. O, yun. Ginawa naman. Immediately ho, nakita ho nila. 107 cases ho. Transmissible. Naputol ho nila yun. So, hindi na po kumalat. E dito sa atin, inalagaan ho natin. Kaya kumalat po ng kumalat hanggang sa buong pamilya ng Pilipino, apektado na po ng Delta variant. Ito ho, ang kumakalat dito po sa Metro Manila ho ngayon. Natutuwa po ba kayo dito? Of course not. Pero ito ang kapalpakan ni Duque ho, mga kababayan eh. Because they have budget for testing and tracing ho. It's impossible na wala ho sila niyan.
they returned how much? 11.89 billion pesos ibinigay po sa PSDBM para sila po ang bumili. O kaya, aywan ko ba ko? Ito po, dapat po dito sa mga frontliners po natin. Pero pinagamit po, pinabili po yung public procurement service po ng DBM para sila bumili ng mga face mask. Ito ba ang pinagbibili po nila eh? Overpriced pa po. Pagkatapos wala sa lugar ang pagbili po nila. Di po ba kapalpakan ho ito, mga kababayan? Bakit hindi po makita ng Pangulong Duterte ho ito? Not only that, 42 billion pesos ho. Ho? Tingnan ho ninyo, 11.89 million para sa mga frontliners. 42 billion, ha? Unobligated na ho ngayon. Anong ibig sabihin na yun? For later release, for the approval of the president. Pero nagamit na ho sana ho ng DOH para sa kapangangailangan sa tracing, testing, and so on and so forth. But it never happened. Hindi po nangyari. Victoria Espiritu, watching from Malate. Ay, magandang gabi po sa mga taga Malate. Okay? Good evening. Alright, Ma'am Victoria Espiritu, Vicky. Oh, nandyan ba si Paring Willie? Alright. Bourbon in the sky, ho? Maraming nagre-request kasi. Oh, Charlie, maraming nagre-request. Sana, sana magustuhan mo talaga ito. At patutugtugin mo natin every night dito sa ating programa, oh, para makapagpahinga naman ng konti si Tata Ben. Ito eh, para sa mga nandyan sa Malate at sa lahat ng tako ng bansang Pilipinas, oh, Ribbon in the Sky, oh, ang singer ho natin, walang iba kundi ang ating kasama po sa Broadstream Cast Communicators, Mr. Charlie Fry Calvin, ha? Ito, Oka Malapitan has the virus na rin. Charlie Fry is Mr. Suave. Listen to some of his songs. Bumata ako agad ng 5 years. So soothing is song, my friend. Really, really. Ako talagang nahahatak mo ako eh. Ha? Pagka pinakikinggan ko ng todo-todo yung kanta mo and the way you sing, my goodness, my friend. Mai-inlove ako sa iyo eh. Anyway ho, para sa mga kababayan natin, sabi ni Bernard Samonte, nice song, Padre Charlie. Sabi ni Bernard from Canada, nice song, okay? Meron pong platform, meron pong account si Charlie sa YouTube. Oh. Hanapin lamang po ninyo Charlie Fry. He has a lot of songs there. Magigiliwan po ninyo ang kanyang mga awitin. Sabi nga ni Catherine, bumata na rin po siya ng 5 taon just by listening to the song. So, bumata ka tayo ng 20 years. O nga, o diba? O yan ha. Ed Bauza is clapping talaga. O, napapalagpak si Ed Bauza. Ganun din po si Josephine Roquero. Charlie, ha? Ay, nako talaga. Sana, ha? Maging, hayaan po ninyo. Every now and then, magpapatugtog po tayo dito ng mga kanta ni Mr. Charlie Fry. I like the way he sings. O, talaga naman pong, it's an inspiration to the soul. Oh, yan po ang totoong inspirasyon sa atin. Okay? Charlie, thank you very much. Habulin po niyo si Charlie ho sa kanyang YouTube account. Charlie Fry ho. Nandun po yung kanyang mga awitin pa. Tata Ben, sabi ni Mel, parang ako lang ang kumakanta. Alam po ninyo si Mel Rodelio Militante is also a singer. Ha?
Mel, magpadala ka din dito ng ano, ng mga awitin mo. Pwede mo namang i-Gcash yan eh. I mean, mali. Bura. Hindi Gcash. Pwede mo namang i-send sa messenger. Ano ba? Tama ba yun? Pwede mong i-send sa messenger, oh. Katulad ni Charlie, di, eh, ito, sinad niya ho sa messenger, oh. ang Gcash ho kay Charlie, hindi sa akin. Okay, arreglado. Alex Torres, sabi ni Ricky to say, Padre, did you listen to this song of Charlie? Huh? Catherine, Lala mo, Tay. Umpisahan mo na, Catherine, ha? Umpisahan mo na. Alex Torres, kapag ako po ang nanalo bilang Pangulo, lahat ng eskinita, yung gawin kong a highway. Ayan, okay. It's the best leader. Ah, hindi na, nakuha na natin ito eh. Ma'am Victoria Espiritu, Mercy Ong, gawin mo po bago mo sabihin. Joke po. Alright. Sorry. But the DOH secretary is suffering from vitamin C deficiency. Wow! Sabi ni Catherine, huh? Vitamin C is common sense. Wala po siyang common sense. Okay? Arreglado. Ayan, sila Josephine Roquero, palakpak po sila. Junior Dal, kumare ni Madam VP Lenny, iyong leader ng New Zealand. Oh? Si Digong, kumpare si Hitler at Saddam Hussein. Ay, nako talaga mga tao nga naman. Ho. Junior Dal, sabi niya, kumare ho ni Madam VP Lenny, yung leader ng New Zealand, si Ardern, oh, Prime Minister po ng New Zealand, si Digong, kumpare si Hitler at Saddam Hussein. Napakasamang mga leader ho yan. Oh. Catherine Calvin, bumata ka tayo ng 20 years. Ayan, tama ho yun. Kaya gustong-gusto kong patugtugin yung kanta ni Charlie. Maybe we'll find out more of about my songs. Pagkatapos, i-feature po natin dito sa ating programa every night. Ed Bauza is also clapping, oh. Natutuwa po sa kanta ni Mr. Charlie Fry. Mel, natabihin, parang ako lang ang kumakanta, ha? Mel, magpadala ka ng version ng songs mo dito, ha? Para mapapatugtog din mo natin dito sa ating programa, oh. Catherine Lala Move Tay, ha? Okay. Mel, pwede na po ako maghanap ng mapapangasawa. Nakaka one dose na ako eh. Ah, ba? Okay ha? Ha? Nagpabakuna ka na ba? Ha? Mel? First dose pa lang. Nako. Malayo pa. Malayo pa ang full vaccination mo. You will have to wait for 1 month or 2 months before you get the full vaccination. Pero that's a good sign. That's a good start already, Mel. Meron ka ng protection kahit papaano. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nilagnat? Hindi ka ba nagkaroon ng sakit sa kasukasuhan? O kaya sa ulo? Sa ulo? Anyway, hangad ko na ikaw nasa mabuting kalagayan palagi, ha? Para may pagpatuloy pa rin yung mga ginagawa po niyan sa Kalamba, Laguna. Alright? Okay, ha? Mga kababayan, 14 na minuto na po, makalipas po ang alas 9 ng gabi po dito sa ating Your Honor, Please. Matatandaan po ba ninyo yung PMVIS? Ito yung Private Motor Vehicle Inspection Service o kaya Center. Oh. Sinikap po ng DOTR, LTFRB, at ng LTO na buhayin ito without informing Congress. Oh? Without informing Congress or the Filipino people. Sinubukan nun nilang ipasok muli sa pamagitan po ng isang pulisiya na kung tawagin ni
geographical areas of responsibility. Oh, ito ginamit to nilang pagtakipo sa PMDIS. Pero, ang maniningil ho, ang gagawa ho ng programa sa pamamagitan sa ilalim po ng greater geographical areas of responsibility, PMVIC. Oh, my goodness. Talaga, see how our good and great government officials circumvent the law para masunod nila yung kanilang layaw. Oh. Why PMVS? Why PMV? ISO, mga kababayan. Pribadong sektor po ito. Pribadong negosyante. Pribadong mamamayan po ito. Not at all part of the government. Pero, mas gusto ng LTO, ng LTFRB, na sila po ang maningil para sa mga magpapatest, oh, emission test. Oh. Sisingilin sila ng malaki. Oh, pagkasingil, meron na pong komisyon ang mga nasa LTO, nasa LTFRB. Maliwanag ho ito, mga kababayan. O ngayon, nabuko na naman po sila sapagkat nagsalita ho si Madam Senator Grace Poe. Eh. Nabukin po nila ito eh. So anong ginawa ni Tugadi? Kunwari ho, walang alam si Mr. Tugadi. O, ngayon pinasuspindi uli ang PMVIS. Pinasususpindi. Sinuspindi na po ng Pangulong Duterte po ito. Oh? Pagkatapos, nagsagawa po sila ng panibagong pangalan. Oh? Greater, ano ito? Geographical Areas of Responsibility. Kaganda naman ang pangalan. Pero ang magpapatupad, eh, PMVIS. So the same private company na una nang kinontrata ng LTFRB. Kunwari si Tugadi ho, yung enyo ng kabinete ng Pangulong Duterte. Diyan po sila humahanga kay Mr. Tugadi. Ito ang enyo ho, ng mga cabinet secretaries ni Mr. Duterte. Hmm? Kunwari, wala siyang alam. Pero yung kanilang, yung geographical areas of responsibility, eh nanggaling ho sa kanyang tanggapan. At kinunin niyo yun? O ngayon, pinasususpindi uli niya yung PMVIS. Eh bakit hindi po yung geographical areas of responsibility ang pasuspindi na ho ninyo, papalitan ho ninyo? At hayaan po ninyo na ang Kongreso na ang gumawa ng polisiya tungkol dito sa testing emission testing. Maniningil ho eh. Sa taong bayan, itong private sector, meron po ba siyang kapangyarihan niya? Oh? Na walang kaukulang batas na gagawin po ng Kongreso, pwede po ba? Ano yan? Memorandum circular na lamang ho. Nasita na po ng Kongreso ho yan, mga kababayan. Pero bakit po nagpupumilit sila? Is it because the President Rodrigo Duterte doesn't mind another corruption in his government? E dito ho ninyo makikita ho, mga kababayan, paano gumalaw ang mga tao ni Mr. Duterte. Naniniwala sila na hindi sila sisitahin ng Pangulo. Eh. Bakit? Eh kasi may karapatan naman daw silang maghanap buhay. O di po ba? Example of Mr. Jose Calida, Solicitor General. Oh, alam po ba ninyo, hindi po siya nag-divest ng kanyang partisipasyon sa kanilang family business. Ginamit po ni Calida para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Ha? Security po, ang kanyang ano, security guards. Nakakuha po siya ng milyon-milyon piso, mga kababayan. Nasita ho ng Kongreso yan. May conflict of interest. At kitang-kita naman po, mga kababayan. Ha? Pero anong sabi ng Pangulong Duterte? Ho? Simple lang. Bakit? Yung mga opisyalis ko ba, wala nang karapatan maghanap buhay ng kanilang sarili. Kanya ho, Mr. Duque, huwag kang aalis dyan. Common sense lang.
Ay! Ay, naku talaga naman ho, mga kababayan. Emily Asandele, ha? Mel, second dose daw po, September 22. Ah, malapit na. Sabi po kanina, kapag daw po nilagnat ako, huwag daw ako mag-alala kasi tutubuan daw po ako ng ngipin. Kaya ako lalagnat din. O nga naman, padre. O, batang-bata ka pa kasi. Alam mo yung mga bata, pagka nilalagnat pagka at an early age, ay, sasabihin ng nanay, nako, tutubuan na ng ngipin yan. O, pati buhok. Pero, I wish na ang unang tutubo sa iyo sa halip na ipin, eh yung buhok mo muna, parte. Alright, Mel. Merci, Ong. Ayan, sana, Sir Mel, makakita ka na para maging masaya, lalo ang buhay mo. O, kita mo no, partner. Ha? Emily David, wala ako alam sa sinasabi mo. Wala ako alam sa sinasabing pera. Hindi ako. Wala ako natatanggap kahit punta kayo dito. Mabuting tao kami dito. Mahirap lang kangkay. Wala kami pera. Emily David, maybe you are using a wrong, you are sending your message to a wrong number. Pero hindi naman, bakit ho? Paano niya malalaman na nakikipag-usap tayo sa kanya? Paaring hindi rin po nakikinig ito. Huwag na ho natin pansinin ito siguro. Baka naman talaga, sabi nga ni Mr. Samonte kanina, baka wrong number ang kanyang pinagsesendan ho nito. And because of that, hindi naman talaga nanonood sa ating programa. So hindi niya maririnig kung ano ang sasabihin ho natin. So, Emily David, whatever it is, adyan ka lang muna, ha? Dito kami. Merci, Ong! Birthday ko, Sir Mel, yung send dose mo. Ayan, birthday ko, Sir Mel, yung second dose mo. Ayan. Ah, September 22. Oh, yun ang birthday ni Ma'am Mercy Ong. Mel, I think that is a date that you should not forget. All right, Catherine Calvin, no, that person is distracting the program. Ignore. Ayun, sabi ni Catherine Calvin, pinagbigyan naman po natin. Pero sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit sa atin nagpapadala yan. Ha? Okay. Emily Basug, hi Sir Ben, good evening, watching from La Union. God bless, sir. Ayan, siguro nga, kasama po ni Joey Ortiz. Ito si Emily Pasog. Good evening, ma'am. Good evening po sa mga taga La Union. Okay? Mel, okay lang po tubuan ng buhok. Wag lang sungay. Wag lang sungay tulad ng sungay ni Duke. Aray ko po talaga naman. Ang dami ng nagagalit kay Mr. Duque. Sir, common sense lang naman yun. Sabi nga ni Catherine. Huwag na ninyong pahirapan pa ang sarili ninyo. Just use your common sense. Common sense lang po yun . Armando Buddy Badillo, ha? Tatabin sa election 22, na kontrata na pala ng company ni Dennis Uy ang mobilization ng mga makina at balotang gagamitin sa eleksyon. So I heard. Alam po ninyo, makakausap po natin ng COMELEC siguro bukas sa Radyo Pilipino. We will look into this. Pero alam ko po, marami nang nakakaalam sa mga nasa opposition about the participation of Dennis Uy. At maalaala ho natin, mga kababayan, Dennis Uy is a personal friend of the president. And
siya po ay nakakakuha ng mga malalaking projects in the Philippines. From Malampaya to Telco and now, dito po sa Comelec. Ano ang intensyon at ibinigay kay Dennis Uy itong kontratang ito for the 2022 election? Siguro po, makikita na po ninyo ang intensyon po dito. Ito po ay napaka-delikado. Lalo pat, mahina po ang responde ng mga Pilipino. Sa ngayon, only the frontliners ang gustong magwelga because sila lamang po ang tunay na nasasaktan directly. Pag-usapan po natin sandali ito, mga kababayan. Bakit po nag-welga na ang mga frontliners? Because they strongly feel na nasasaktan na po sila ng ating gobyerno. They are directly hit by the incompetence of this government. Okay? Maybe not incompetence, pero yung talagang sadya, sadya ng ating mga government officials na huwag pong ibigay ang mga nararapat ibigay sa mga frontliners po natin for their own personal use. Okay? That's it. Now, magwewelga po sila. Magwewelga sapagkat nasasaktan sila directly. Ito ang sinasabi ko po mga babae, mahina pa po ang mga Pilipino. Bakit? Hindi naman po tayo magrereklamo ho kung hindi tayo talaga direktamente na nasasaktan. Hindi natin nakikita ang nangyayari sa ating kapwa. Tama? In other words, we do not care. Kahit Pilipino pa yan, hindi naman ako eh. Yan ho ang katwiran ng iba po natin, mga kababayan. Yan ang katwiran na napakasama ho, mga kababayan. Because in the end, kung hindi po tayo magtutulungan, hindi po tayo magdadamayan, lahat po tayo masasaktan. Nagwewelga po. Magwewelga na ho ang mga frontliners po natin, mga nurses. Ito'y pangako nila sa taong bayan at sa gobyerno. Pagka hindi nila natanggap ang kanilang inaasahang tatanggapin from the government sa kanilang sweldo, allowance, so on and so forth, by September 1. Diyan magwawakas yung 10 days na pinangako ng Pangulo Duterte, sila po ay decided to go on mass leave. Yan. Bakit nila gagawin? Sapagkat direkta po na nasasaktan na sila. Are we going to sympathize with them? Are we going to join them in their struggle? Ask yourself so. Hanggat hindi po tayo nasasaktan directamente, parang wala tayong pakialam ho sa ating kapwa. As if this country is not ours. Parang hindi po atin ang ating bansa. Kanya nga ho, ito, madali tayong pasukin ho eh. Bantakin ho ninyo, nandyan na ho sa West Philippine Sea ang mga komunistang in check. Mga kababayan. This is another issue for the next election ho, mga kababayan. Suportado ho ng mga in check ang Pangulo Duterte to the end. Para mas madali na ho nilang kuhanin ang Pilipinas para sa kanilang sarili. Ngayon, hindi natin nararamdaman pa po yan. Bakit? Hindi tayo directamente nasasaktan ho. Hindi po tayo, hindi natin nararamdaman po yung panalako po ng mga komunistang in-check. But until then, hanggat hindi natin naramdaman na tayo po epektado na ho ng kanilang pangangamkam, pananakop,
doon lamang po tayo kikibo. But I think that will be too late. Ganyan ho, mga kababayan, bago mahuli ang lahat, we have to do something. And this is the message of this program, Your Honor, Please, sa ating lahat na nanonood sa ating programa every night. Huh? This is the message. Merci on. Birthday ko, Sir Mel. Yung second dose mo, sabi po niya. Okay? Tama, si Emily from La Union. Okay lang. Tato Ben, okay. Sabi ni Catherine, Calvin, dami ko na kutawa sa sungay. So, sungay ko galing kay Mel. Junior Dal, all bad politicians are all adopted by Duterte. Ay talaga naman. Edmond Pangilinan. Edmond Samaniego Pangilinan is watching. Ako, kompletong pangalan ho ni Ed. Edmond Pangilinan. Okay. Ay, thank you very much. Magandang gabi po. All bad politicians are all adopted by Digong. Itong nakikita ko po, mga kababayan, para sa susunod na election, election 2022. I wish you can put this post ninyo sa mga Facebook ninyo. Oh. Election 2022. Politician's choice. Huh? Politician's choice versus people's choice. Ito po ang labanan talaga sa 2022 election. Ulitin ko po, i-post ninyo ito sa Facebook para matauhan po ang taong bayan. Election 2022. Politician's choice. Ang ibig sabihin po niyan, ito ang pili ng mga politiko. Hindi ng taong bayan kasi may taong bayan po eh. People's choice. Ito ang kalaban ho ng mga politiko. Taong bayan. Okay? Para malaman po ng ating mga kababayan, saan sila lulugar? Natural. Oh? Nakikita na po ninyo ang kadukuhan po ng ibang mga politiko. Hindi naman po lahat, no? Pero karamihan ho sa kanila. Hindi naman po tunay na naglilingkod ho sa ating mga mamamayan. Pang sarili ho ang kanila. Pansinin na lamang po ninyo mga party list representatives. Meron po mga party list representative na talagang gumaganap sa kanilang talagang tungkulin para sa kanilang mga nasasakupan. Pero narinig na po ba ninyo yung party list ng mga security guards? Narinig na po ba ninyo, nabalitaan na po ba ninyo yung nung ikinasal, yung congresswoman, party list representative ng dumper, yung mga drivers and commuters po, magara, maggarbong, mga mag-wedding. Oh? Eh, hindi naman po natin sinasaklawan po yung kanilang karapatan magpakasal. Pero there is a time for lavish marriage. Eh. Not during pandemic and not during yung naghihirap yung mga beneficiaryo mo sa pagiging kongresista. Oh, nakakahiyaw. Isipin mo, walang makain ang mga drivers mo. Nandiyan ka, nagpakasal sa isang lavish resort. Pagkatapos, ang gown mo, eh, million-million ang halaga. Samantalang walang makain yung mga drivers na bumoto para sa iyo, para sa pagiging kongresista mo. Nakakahiya po, di ba? Pero there is abuse, my friends. Meron pong pang-abuso. Sabi nga ni Ma'am Lenny ho. Oh? Pagka siya po eh, ako, kailangan na i-revisit ho natin.
ang party list system in the country today because tama po si Ma'am Leni ho dito. Meron pong pag-aabus na nangyayari. Ang nangyayari ho, ito ang ginagamit ho ng mga politiko talaga, ho, to increase their stock. O yan, kumbaga saan, palakihin ho ang kanilang kapangyarihan, alawakin ang kanilang kapangyarihan. Mula sa ama o sa lolo hanggang sa kaapu-apuhan, nandyan po sila sa gobyerno bilang halal. Ang katwiran nung nila, hinahalal naman po kami. Alam niya talaga, no? Ang galing ho ng katwiran. Pero hindi po ganyan ho ang diwa, ang kahulugan ng o intensyon ng ating saligang batas na ang paglilingkod bayan para sa isang lalawigan halimbawa o sa isang rehiyon ay pamamahalaan po ng isang pamilya lamang. Ayaw pong galawin ho ng ating mga kongresista ang tungkol sa political dynasty issue because they are affected, no? Directly affected by this. Natutuwa po ako sapagkat ngayon pa lamang ho, nakikita na ho natin ang direksyon ni Madam Leni Robredo. Gusto niya talaga ng pagbabago. At gusto po niyang tapusin po ang pag-aabuso sa panunungkulan. Sana ho ito yung tangkilikin po natin. I think these are the right moments when we have to look into itong qualification ng ating mga leaders na gustong maglingkod sa ating mga mamamayan. Meron po mga gusto maglingkod na kunwa-kunwari lang, pero meron po mga seryoso. And I think Madam Leni Robredo is a serious candidate for the presidency. Alright? Let me see. Alex Torres, ba't hindi po ang kaliskis ng mga iyan? May sadyang pangako. Talaga si Alex. Sabik na po ako sa susunod na eleksyon. Malalaman po natin kung sino ang nasa panig ng kaliwa o sa kanan. O yan, meron pong kaliwa, meron pong kanan. O? Pero ang akin ho dito eh, laban ho ito ng mga politiko against the Filipino people. Because nakikita ko ho dito mga kababayan, natauhan na po parang there is a reawakening among Filipinos. Oh. Naniniwala po ako dito. Oh? Naniniwala po ako dito. May reawakening na nangyayari na po sa mga Pilipino ho sa ngayon. Nakikita na po nila, nararamdaman po nila na itong administrasyon na ito ay talagang walang tinupad sa kanyang pangako. Puro mura. Puro patay dito, patay doon. Huh? Nagkaroon daw po ng katahimikan. Anong katahimikan? Katahimikan sapagkat yung taong bayan, yung mga maliliit, mga kababayan natin, nandyan po, 6 feet underground. Pinatay eh. O kaya may katahimikan. Ano pinagsasabi ng katahimikan? Yan ang katotohanan kanya. Ako'y naniniwala ho, merong reawakening talaga. Merong pong, siguro ito'y inspirasyon ng ating Panginoong Diyos. I think we are being touched by God. Ho? Tama ng paghihirap ninyo. Itinuturo na sa atin kung ano yung dapat po natin gawin. Pero hindi niya pwedeng ipilit ho yung gusto niya eh. We have to act according to His will. Oh, yan ang gusto ng Panginoon po natin. Yan ang kailangan ho natin gawin. Iayon ang ating mga kagustuhan sa kanyang naisip. Wala, hindi naman tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Di ba? So I strongly believe there is a reawakening. Meron na pong pagbabago sa kaisipan ng bawat Pilipino.
Bagamat hindi pa rin ho decided na talaga yung bang dumarating na sa yugto na magwewelga na talaga, it's a revolution again, hindi pa po yun eh. Hindi pa po yun. But God has been giving us, has been very good to us. He continues to pour His inspiration and enlightenment to every Filipino. Lalong-lalo sa mga nagdadasal naman, kahit pa paano. Oh, oh, makikita po natin ang kalooban ng Diyos dito. Nakikita po natin, nararamdaman po natin. All we have to do is to follow what He says. Alright, 20 minuto bago mag-alas G's, ng gabi, bago dumating si Paring Doy del Castillo, yun, mapapanood po ninyo ang kanyang ngayon din po program. Sana panoorin po ninyo, marami po mga bagay-bagay na may kaugnayan sa politika, sa mga nangyayari sa ating lipunan na kayang-kayang i-discuss din po ni Paring Doy del Castillo. Ah, okay. Si Mel Rodelio Militante. Ilang buwan ako naghintay ng bakuna dito sa Calamba. Nga. Really? Isang iglap lang may call akong natanggap kanina, 1 p.m. Pinapunta ako sa Santa Rosa, Laguna, 3 p.m. Nabakunahan agad ako. Ayan. Oh, di ba? Mel, sinong tumawag sa iyo? Sige nga, sabihin mo nga sa amin. Sino ang tumawag sa iyo? Kaibigan mo ba? O talagang galing po sa vaccination center? Oh, nanggaling po ba yan sa namamahala sa vaccination roll? Ibig sabihin, Walang favoritism, ha? Walang favoritism. O kakaibigan mo ang tumawag sa iyo. Ha? Mabuti ka nga, ho, eh. Nakalista ang pangalan mo. Siguro rin. Nakalista rin po siguro ang pangalan mo, partner, ha? Sa ayuda. Wala ka pa bang natatanggap? Si Mel. Kuya Ben, sabi ni Mercy Ong, mahirap magtiwala sa tao sa ngayon. Lalo na darating na botohan. Ang hirap sila pagkatiwalaan. Nakakadala po. Mabuti lang yan. Una, pinakaisang taon na yan. Kung sino man po ang manalo, sana nga. Sana nga maibalik nga ang ganda ng bansang Pilipinas. Alam po ninyo, talaga napakaganda ang Pilipinas. So, napakaganda rin po ang mga Pilipina at napakagwa po ang mga Pilipino. Pag niyong sasabihin, hindi totoo yan. Oh, napakatatalino ho natin. Kaya hindi ako maniniwala, mabubobo ho tayo eh. O mapaglalalangan ho tayo. Pero nagpapalalang ho tayo eh. Ayan ako talaga. Look at Bongo, sabi ni Catherine Calvin. He would run not for the people. He would run depending on the decision of the president. Saan ka pa? Sabi ni Catherine Calvin. Oo nga naman, ano ha? Mr. Bongo, bakit ho ganyan ang pag-iisip po ninyo? Kung tatakbo ka, sana ho, para sa kapakanan ng taong bayan. Yan ang sinasabi ni Catherine. Pero ang sinasabi mo dito eh, sa kagustuhan ng Pangulo mo. Halimbawa, pinatakbo ka for president, okay ka lang. Kahit hindi ka gusto ng taong bayan at hindi para sa taong bayan, ang gagawin mo kung mananalo ka. Ay naku, what kind of a president are you, Mr. Bongo? Kaya nga, lalong maraming hindi boboto sa inyo eh. Bakit? Hindi ka tatakbo para sa kapakanan ng taong bayan, kundi kapakanan ng Pangulong Duterte para matupad ang kanyang immunity from suit.
Ganun po ba yan? Kung manalo ho kayo nga naman, ano ha? O kung sakaling si Sarah ang mag-withdraw at kayong dalawa ngayon ng Pangulong Duterte, this is not an impossibility ho, mga kababayan. Mag-withdraw si Sarah. Hindi natin inasahan si Sarah Duterte mag-withdraw dito eh. Bongo will now be the president. At because Mr. Duterte has already commissioned the people who would run the elections, oh, naniniwala ho sila sa kanilang sarili, sila po ang mananalo ngayon. Si Bongo ang presidente, si Duterte ngayon, Digong ang vice president. After 1 month, oh, nakapanumpa na ho sila, Bongo will leave. Oh, magbabakasyon na o kaya magsasakit-sakitan ni President, Presidente Duterte now will take over. Wow! Maganda ho, mga kababayan. This is a possibility. It is not an impossibility. Ang inaasahan natin kasi, si Sarah Duterte will be the front runner for president. Di ba? Kasi hindi tayo maniniwala mananalo ang Bongo eh, for president. No way ho, mga kababayan. Pero yung hindi natin inaasahan, katulad din po ng nangyari nung election 2016, oh, hanggang sa huling sandali, sinasabi po ng Pangulong Duterte, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo. Kaya si Martin Dino ang inilagay doon. Pagkatapos, at the last second, oh, nag-withdraw si Martin Dino. At pasok ko si Duterte. Kaagad ho, nangako. In 6 months time, I tell you, I will stop illegal drugs in the Philippines. Palakpak ang tao talaga. Oh. This is the new leader that we need in the country today. Yan ang sabi ng taong bayan, pati si Mr. Paipon, naulul. Oh, napaniwala ho mga kababayan. Ay, nako. So anyway, ito na po ang aabatan ho natin na po pwedeng mangyari. In the end talaga, it's going to be Duterte. Go Duterte. Dahil hindi po pwede Sara at saka Duterte or Duterte, Duterte. Hindi po pwede talaga ho, mga boy. The president has said that today. Ang Pangulo Duterte mismo ang nagsabi ho niya, hindi ako tatakbo. Kung tatakbo si Sarah. Uh-huh. In other words, take the negative side, the opposite side. Hindi tatakbo si Sarah. Sapagkat si Presidente mismo nagsabi kay Sarah nung araw ho, hindi ka po pwede. Oh, itatay ho yan. Eh kung sabihin ho niya, Sarah, tumabi ka na dyan. Si Bongo na ang ano natin. Nako, ano kaya ho? Mga babae, okay ba sa inyo ito? Go! At saka, Duterte. Kaya nga ho, ang kanilang slogan ho, Go! Duterte! Alang niya talaga, ano ha? Ho? Ayan ho, Catherine. Ho? He would run not for the people. He would run depending on the decision of the president. Saan ka pa? Sabi ni Catherine Calvin. Josephine Taledillo. Good evening po, Sir Ben. Now lang nakapanood ulit. Matagal din po ako absent. Oo nga po. Namimiss po namin kayo, Ma'am Josephine. Good evening po. Your family and to those around you, stay safe po. Ha? Magandang gabi po sa inyo. And welcome back. Alright? Mel Rodelio Militante, dito po, Tata Ben, halata na ang politikahan. Ang senior at PWD, kapag nanghingi ng gabot, di na hinahanapan ng senior ID at PWD ID. Ang hinahanap nila, e voter's ID. Oh, di ba? Wow! Mga trapo talaga. Ay, Mel, alam mo bang merong
programa ang PNP daw. PNP ah, Philippine National Police. Pero itinanggina po ni General Elizar ito eh. Meron silang polisiya ho. Nakalimutan ko na po yung talagang intensified information campaign po yata ang pangalan po nun. Where the police are supposed to gather 30% in every barangay. Individual names, addresses, and mobile numbers, anything that has something to do with the personal information of an individual oh, sa barangay. Ito po ay natuklasan na programa pa pala ito ng NTF LCAC. So actually, they are not into yung pagsugpo ng criminality o kaya rebellion, whatever, o pagsalungat sa ating administration. Hindi po. I think they are into politics already. Can you imagine 30% of a barangay nasa kamay po ng mga pulis? Eventually, ito ho, ibibigay ho nila sa mga patron po nila. And who are these patrons? They are the politicians in their own localities. Huh? Or the politicians na tataganan ho ng administrasyon. Okay? So makikita ho ninyo mga kaibigan, ang lawak po ng kaisipan ng mga politikong ito. Using the money of the people for their own personal use. So, ito po ang ginagawa ng mga politiko ngayon para magkaroon sila ng edge laban sa taong bayan. Tayo po yun, mga kababayan ko. Tayo po yun. Ito ang abatan mo ninyo. Ha? Ang kalaban po natin dito ngayon, yung mga pusakal ng mga politiko na gumagawa na po ng hindi mabuti. Yung sinabi nga ni Mel kanina, ito na po. Ha? Hinihingan po sila, hinihingan po ng mga PWD natin o kaya mga senior citizens, yung mga kilalang politiko, hindi na po tinatanong yung ID. Kung hindi, voters ID na po. Ang ibig sabihin nun, nandun na po sila sa yugto na. Ito na, politika na talaga. So ito ho, mga kababayan, please, mag-isip-isip po tayo at tignan po natin ang ikabubuti ng bawat isa sa atin. Tandaan po ninyo, ang susunod na salin lahi ay mga anak natin. O, ang susunod na salin lahi, yung kasunod po natin, ito po yung mga lumaking mga anak na natin. What a pity kung ito mga anak ko natin will experience the worst governance in their time. Ayan o. Ha? Merong mga tao na hindi takot sa Diyos. Okay lang sa yun. Okay lang po sa atin yun. Pagunin nyo silang ano, pansinin. Kung hindi po sila takot sa Diyos, ayan po ninyo. Ha? Darating ang panahon, magpaparamdam ang Panginoon sa kanila. We cannot do anything against them eh. Sa ganitong pagkakataon, hindi galit sa Diyos, hindi po sila takot sa Diyos. Pagayaan po ninyo sila. Pero ang Diyos hindi po natutulog. Okay? At tayo mga mamamayan naman, we should never confront them. Ha? Yung talagang hahamunin ng awa, yung magandang, hindi. There are so many ways of skinning the cat, ika nga. And this is where our common sense should come in. Kinakailangan nun dito, gamitin po natin ang mga common sense on that. Yung talagang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na talino at dunong. Oh, meron tayo niyan eh. Dunong. Ang mga hayop, walang dunong. Oh. Pero ang Pilipino, ang tao, meron po niyan. May common sense din. Okay? So ito po ang pagyamanin natin para masumpungan po natin ano ang dapat, ano ang tama. Anong dapat natin gawin? All right.
Mr. Bob Mercy Ong, Kuya, si Lord lang ang magluluklok sa taong karapat-dapat, yung marunong manindigan. Alam po ninyo, hindi po boboto ang Panginoong Diyos natin. This is the truth. Hindi po boboto ang ating Panginoong Diyos. Ang taong bayan ho, ang boboto ho dito. In every election, tingin ho natin ang Panginoong Diyos, yung tulong po ng ating Panginoong Diyos na iligtas ho tayo ng ano, sa anumang kapahamakan and so on and so forth. That way, pwede. Pero yung tayo ho ang iasa ho natin sa kanya, ang inabukasan po natin through this election, hindi po gagawin pa ng Panginoong Diyos. Tayo ang gagawa ho nito. We have to do this. Okay? God will do the rest. Tandaan po ninyo yan, ha? Meron pong cooperation between man and his God. Oh? Hindi po pwede Diyos lamang ang gagawa para sa tao. May participation ang tao sa gusto mangyari ng ating Panginoong Diyos. Alright? Hindi naman po ako pare, ha? Pero this is what I learned when I was there. Okay. Joe Jose Gregorio Clemente, saan kayo nakakita ng waiter na kakandidatong presidente? Go, go, go! Alright, Mel Rodelio Militante, secret po tatabit. Walang clue. Basta't isa siya sa mga nahuhumaling sa akin. Gusto niya mabakunahan na agad ako para mabakunahan ko na din siya. Lukot-lukot talaga ito si Mel. Oh, Mr. Mel. Jose Gregorio Clemente, magiging waiter siya sa ex-president. Oh my goodness, talaga naman, oh. Alex Torres, kapag nanalo ang Duterte ulit, goodbye Philippines. Magiging province of China na tayo. Lahat ng Pinoy, mamumundok na lang. Pero alam ninyo mga kababayan, this could happen really. We are almost there. Simula nung nanalo tayo sa arbitral ruling, ho, mga kababayan, ng The Hague. Dinownplay ito ni Pangulong Duterte to a point na pumasok po ang mga in-check, komunistang in-check sa West Philippine Sea. And they are still there. At dumadami po ang kanilang mga war vessels. That is the truth. So, kung manalo po si Pangulong Duterte ngayon, tsako, ha? Susuportahan po ng China yan sapagkat meron po silang intensyon dito sa atin. Meron silang binabalak ko sa Pilipinas. Nasa sa atin na yun kung papayag ko tayo. Okay? And I suppose one of the issues that will be presented as an election issue for 2022 is the West Philippine Sea. If you are the leader of the country, ano ang gagawin mo? Okay? Alam na ho natin ang panig ni Mr. Duterte at yan po ay hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Felisa Malibiran. Okay, good evening po. Watching from Calamba City. Oy, kilala mo ba ito si Mel natin? Oh, Ricky Tisoy is watching. Oh, hanggang ngayon, nanonood pa si parang Ricky. Hindi ka pa natutulog, pre. Ha? Paano yan? Okay. George Jose Gregorio Clemente. Pwedeng-pwede manalong presidente si Sara o si Bongo. Paano naging senador si Bongo at Bato? Aber, ganun din ang gagawin sa 2022. Basta ginusto ni Duterte, pwede. Kahit si Moka Uson, pwede manalo. Presidente. Wow, ganun talaga kalakas itong Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, papayag po ba kayo? Papayag pa ba kayo? Oh? Ayan, tanong po ng taong bayan yan. Good night po, Kuya Ben, Paipon, and Madam Lynn.
palagi po kayo mag-iingat, stay safe po. Sabi ni Ma'am Mercy Ong, maraming salamat po Sir Ben, ingat po kalagi. God bless you all, always. Alex Torres, Mel, ganun po ba yun, Tata Ben, na ang hayop e walang common sense? Ah, kaya pala si Duke e walang common sense. Bakit? Loko ka talaga, partre, ha? Pero, mga kababayan, wala na tayong oras ho uli sa kabuuan ng ating Your Honor Priest. Oh. I enjoy being with you every night. Oh. Maligaya po ako sa pagka natatapos na po yung programa natin because I interact with you and you interact with me. I am very, very grateful. Sana ho, lagi po na yung tangkilikin ang ating programang Your Honor Peace. Ha? Alright, maraming salamat po sa inyo na sumali at nakipagbalitaktakan po sa atin. At ganun din po sa mga kababayan natin na manunod pa at pagpapalo sa ating page sa Broadstream Cast Communicators. Okay? Maraming salamat po. Stay tuned now for Mr. Doy Del Castillo's ngayon din po. Ben Pipon here. So thank you very much. Oh, nice program, sabi ni Junior Dal. Bro, keep safe to all. Thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broadstreamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, Your Honor, please. Maraming salamat po.